Dan aroh po sa inyong lahat, kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. So, itong video ko na ito, isishare ko lamang po sa inyo about facts about my life, di ba? Kung bakit nag-umpisa itong channel ko na ito at nagtataka kayo kung bakit ginamit ko itong pobre. Alam niyo po ba ang pobre? Ang pobre yung dukha, yung mahirap. Ginamit ko po itong pobre dahil mahirap lamang po tayo, di ba? Sa mga dinanas ko, buhay ko na ito, yung kapanahunan ko, at naisipan ko na itong channel ko ito ay gawin kong kakaiba. Kasi ang dami ng mga vlogger na iba-iba yung mga pangalan nila. Nag-isip ako ng ipangalan itong pobre na ito kasi nga, siyempre, mahirap nga tayo, di ba? Kaya para maiba naman at madali siyang ma-search at yung mga buhay-buhay pa rin natin noong kapanahon na mahirap pa ako. Hanggang ngayon naman mahirap tayo, di ba? Wala naman akong pinagkaiba sa mga OFW dyan na nandito pa rin, naghahanap buhay at nangangarap na matupad yung mga mitiin natin para in the future ay yung pangarap natin umasenso rin, di ba? So, I've start my life to share to all of you about my life. Noong bata po ako, yan yung ibabahagi ko lamang po sa inyo itong buhay-buhay natin. Alam niyo po, napakahirap po ng dinanas ko. So, yung mga magulang ko, nagkahiwalay, at may nagkanya-kanya ng pamilya. During that day, when I was young, my brother, sister, ayun, nagkawatak-watak na kami dahil sa aking mga magulang na nagkahiwalay. Since 1979, I think, hiwalay na sila. Grade 1 ako po noon at naalala ko yung mga nangyari noon. Although, hindi ko pa maintindihan yung buhay noon dahil bata pa tayo, pero nakakatunog na rin po ako na talagang ang mga magulang ko, wala na sila. Alam niyo po, ang pag-uumpisa ng paghiwalay nila, yung selos. So, kaya na-share ko lamang po ito, itong topic na ito, lalong-lalo na sa mga kababaihan, di ba? Huwag po tayong masyadong silosa o siloso kasi nakakasira po talaga ng pagsasama yan lalong-lalo na sa mag-asawa. Ang magsasakripisyo yung kanilang mga anak dahil sa ganyan na mga pag-uugali nila, yung selos ay talagang nakakalason yan at masisira ang pamilya ninyo. Okay lang magselos kayo. Alam ko ang selos ay tanda ng pagmamahal. Pero ilagay po natin sa magandang pamamaraan. Kasi may mga seloso o selosa na wala na sa lugar. Maraming nagaganap. Maraming nangyayari dahil sa selos na yan. Minsan, nagpapatayan, nagkakasakitan, di ba? Dahil sa selos na yan. So, I've shared my life to all of you because of jealous of my mother, father. The time when I was, the year when I was, I think, 7 years old. Ayan po, nag-umpisa po yung ganyan na buhay namin.
Mga magulang ko nga yun nga, nagkahiwalay. Ang nanay ko sobrang selosa. Ang tatay ko kasi naghahanap buhay yan, nagtitinda para meron kami makain. Marami po kami. Kundi nyo alam, siyam kami magkakapatid. Yung bunso, yung when the years my father, mother separately, doon nabuo yung kapatid ko na bunso, yung babae. At hindi naman po nagtagal. When the day separately, my mother pregnant since 1977. Away bati, hanggang dumami kami. Ganun ang buhay ng mga magulang ko. Dahil ang tatay noon, gumagawa siya ng candy, nagtitinda kung saan-saan lugar, kung saan-saan probinsya, syudad. Nagtitinda siya. Siyempre, hindi mo maiwasan na meron malig sa kanya na babae. At kapag nalaman ng nanay ko yun, nako, aawayin siya. Kaya ang yung pag-aasawa nila, guys, noon, ang nanay-tatay ko, accidentally din, hindi sila yung talagang as in nagligawan. Ang tatay ko, na natulong doon sa tiyuhin ko doon sa Caloocan, na natatandaan ko na kinikwento sa akin ng tatay ko, na ang nanay ko naman doon din na nangatulong. So doon sila nagkakilala, guys. So noon, panahon na yun, kapag nahawakan ang kamay mo o nahalikan ka, ay talagang iba na compare ngayon, di ba? Ngayon, mabuntis ka o ano, hindi ka pa rin panalagutan noon. Talagang iba ang panahon noon. I think 1958, yun year na yun, kasi ang panganak namin pinanganak yung 1959. So 1958, doon sila nagkakilala. Yung tatay nanay ko, yun nga, nanalbihan ng papa ko doon sa tiyuhin niya, yung paggagawa ng candy, pamamasyal doon, at nakilala niya yung nanay ko. At siyempre, nanay ko maganda. At niligawan, ewan ko kung niligawan o basta nagustuhan ng tatay ko hanggang sa nagkakilala sila. Siyempre, yung tatay ko, gusto niya yung nanay ko, nilapitan niya. Konting usap-usap hanggang sa naghayag ng pagmamahal ang tatay ko. Tapos siyempre ang nanay ko noon, meron din siyang boyfriend nung kapanahunan nila na yun, na iniwanan sa probinsya. Yung I think na natatanda ako na sinabi niya yung si Oscar, boksingero daw yun, yun ang first love niya. Tapos yun nga, hinal na yung sa sobrang gusto ng tatay ko, gumawa siya ng paraan. Ano lang, kiss lang daw dito sa pisngi. Tapos ang nanay nun, nabigla, at dahil sa hinalikan siya ng paano yung palihim. Tapos nung nahalikan ng nanay ko, nag-iiyak. Kumuha daw siya ng bimpo, talaga pinunas-punas niya at naligo siya, kasi kapag nahalikan daw siya, mabubuntis siya. Ganun ang kwento nila. Tagal nakakatuwa yung istorya noong unang panahon. Tapos nagsumbong siya doon sa auntie ko kay Darang Luz, na yun nga, na nahalikan daw siya. So, naku, nahalikan ka soling niyan, mabubuntis ka. So, paliwala-paliwala yung mama ko na ganun nga. So, nag-iiyak siya. So, ang ginawa ng tito ko, pinatawag ngayon ang tatay ko at yung si nanay ko, si Soledad at si Francisco. So, hanggang sa nagka, ano sila, kontratahan na ipakasal, dahil nga, ayun nga, meron na lang nangyari sa kanila. Kahit wala na, halikan lang. Di ba? Nakakatuwa yung halikan na ganyan, na akala mo talagang napakatindi na yung ganun na mga moment na ganun nung unang panahon. So yung pinakasal sila, ang mama ko noon is napakabata pa, I think 16 years old. Ang tatay ko noon, siguro
20, ganyan, kasi 1938 na yung fourth month po. So, 4 years ang agwat ng ang tatay ko, 1938. So, 16, 17, 18, magto 21 yung tatay ko nun. So, yun, nakasal sila, pero ang nanay ko, hindi niya talagang mahal ang tatay ko, kumbaga napilitan lang siya dahil so, sa nangyari na nahalikan siya. Di ba? So, ayun nga, nagkaroon sila ng unang anak dahil sa, ayun, hanggang sa naging dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Yun siya. Yun ba yung hindi mahalang asawa? Bakit sila nagkaroon ng maraming anak kung walang pagmamahalang ang nanay ko sa tatay ko? So, kalokohan po yun. Meron sigurong napamahal na rin ang nanay ko sa tatay ko. Dahil ang tatay ko naman napaka-responsable yan, masipag yan. Kahit ano, alam niyang magtrabaho sa bukid, kung ano-ano mga diskarte, ang gawin niya para mabuhay sila. Pero talagang ang mag-asawa, kapag hindi na magkasundo, talagang magkakahiwalay at magkakahiwalay yan. Dahil ang tatay ko noon, ako saan-saan nakakapunta, nagtitinda siya. Hanggang sa the last na, yun nga yung bunso namin, yung sumunod sa akin. Ayun nga, ay yun, the last na yun nga ang anak niya na hanggang sa nagkahiwalay sila. Dahil sa selos ng nanay ko, at kapag dumarating ang tatay ko, hindi niya inaasikaso. Ayan. Ang tatay ko kasi kapag uuwi yan, napakaraming dalang mga prutas, mga pagkain, mga isda. Ang gagawin ng nanay ko noon, hindi niya lilinisan. Itatapon niya. Ang tatay ko naman yun, walang magawa. Susuyuin niya ang nanay ko na yun nga parang baby. Kapag kasi nanay nung sakitin, masakit ang sikmura ang ginagawa, inaalagaan niya. Parang binibay-baby niya. Kasi ang tatay talagang mapagmahal yan. Tapos, kapag ganun, ang tatay magluluto. Tapos, ang nanay maghihintay, susubuan niya, papakainin. Parang baby-baby ba? Ganun ang, ano, ang nanay ko na yung ano niya, ugali niya. Gusto niya sinusuyo. Hanggang magkaroon na naman ng anak, hiwalay, away-bati. Di ba ganun naman yung mag-asawa? Hanggang the time na the last na yun nga, nagkahiwalay na sila sa sobrang selos sa nang nanay ko, yung sinugod niya yung babae, na hindi naman talaga, wala naman na, ewan ko lang kung meron na magitan doon sa stepmother ko na ngayon. Yan, hi to ati nene dyan. At yan ang nakatuluyan ng tatay ko. Inaway-away niya na yun. Yung nanay ko talagang as in away na talagang kerida. Kabunutan, talagang yan, pinahiya niya yung babae. At sinabi naman ng babae na wala naman silang relasyon. Yung asawa mo pumunta rito para tumira sa akin kasi malayo kayo. Siya kasi nagtitinda ng baguong at nagkakilala sila at ang stepmother ko na ngayon, yun nga, pinatuloy yung tatay ko para nagmagandang loob lang ba para may tuluyan yung tatay ko. So, ayun, hanggang sa nabalitaan ng nanay ko na ang tatay ko na nandoon sa Zambales. Meron daw siyang kinakasama o kerida o kabit tayo, di ba? So, sinugod ngayon ang nanay ko at nakita niya nga doon na tatay, sinugod niya hanggang nakita niya yung babae, sinabunutan niya, binatak niya yung damit, binasakwas, sinampal lahat. At itong stepmother ko walang magawa, napahiya. So, kung yan ang sabi niya, kung yan ang isip mo na kabit ako ng asawa mo, nagkakamali ko, bakit ko naman papatulang ang asawa mo? Alam ko naman na may anak siya. At alam ko naman na may asawa din ako dahil yung asawa ko nandoon sa ibang lugar at ako naghahanap buhay din. Hindi ko papatulang ang asawa mo. So, hindi pa rin siya maniwala hanggang sa napahiya na yung babae. So, the time na hindi na tinanggap ng nanay ko yung mga paliwanag nila dahil yung nanay ko talaga nag-block ano na, kung ano na yung naisip. Kung ano nang sumitsik sa isip niya, pa-demonyo, ano-ano, basta away, talagang away as in. Hanggang sa nagsawa na sila at ang tatay noon, pinangatawanan niyo na rin yung stepmother ko at yung stepmother ko na yun hanggang sa nagkatuluyan sila. Dahil nga, nandun na yun eh, napahiya na siya eh. So nagsama sila hanggang nagkaanak sila nung isa yung stepbrother ko. At ang nanay ko noon, pumunta na doon sa
tatay niya, at doon na hindi na malayan ng tatay ko na nabuntis siya. At yun nga, nagkaroon sila ng isang anak, yung kapatid ko nga, yung bunso, yung babae. Hanggang yung pagkakahiwalay nila at hindi pinanagutan ng tatay ko, na sabi niya na may iba dang lalaki na nakabuntis sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, pinangatawanan niya na talagang wala siyang ibang sinipingan mula nung nagkahiwalay siya kundi ang tatay ko. So, nagkaanak ang nanay ko, hindi niya pinanagutan yung anak ng the last na kapatid ko, hanggang sa pumunta sila sa Bulacan. At kami, nagsama-sama na kami, si Ate Pe, ako, at yung si Moises, at saka yung bagong panganak niya. Kung saan-saan po kami nanirahan, ang hirap ng buhay, at yung mga panganay namin, yung kuya ko, pangalawang kuya na kapatid, yung Ate Marlen, si Ate Pe, si Ate Julie, si Ate Anida, kung saan-saan na sila napunta. Yung panganay namin napunta doon sa side ng mother ko, at yung babae, dalawa na magkasunod, napunta sa side ng father ko. Doon sila, yung Ate Pe ko, since pa na siya ang tumayo na magulang namin talaga ang Ate Pe na yan, kaya maraming sakripisyo na dinanas yan. Then, si Ate Pe na natulong doon sa auntie ko, kaya Darang Menang yung inilagaan niya, sila Susan, sila Gaygay, Romy, tatlo pa lang ang anak niya noon. At yun nga, ang hirap din ng buhay ng ate ko noon. At si Ate Marlen na natulong, nagtinda dyan sa Karinderia, kasama niya yung lola ko. At ang nanay ko rin noon, yung side ng father ko, maraming mga tanim yan, mga prutas, mga suha, santol, guyabano, at lahat ng prutas talaga sa probinsya, marami kami mga tanim yan. At yun ang kinukuha niya. Tinitinda niya sa palengke, madaling araw, gumigising siya, nagtitinda. Yun ang binubuhay niya sa amin. At si Ate Julie, yun, nangatulong siya doon sa ninang niya, si ano, at nag-aalaga din siya ng bata. At si Ate Daday noon, I think, napunta doon sa lolo ko, doon sa side ng nanay ko. Si Ate Julie doon kay Darang Victoria yung nag-alaga. Kung saan-saan kami napunta. So hanggang sa naisipan din rin ng nanay ko na lumayo din doon sa poder ng side ng father ko, hanggang nagsarili na rin siya. Sinama kami. Ngayon, kinuha niya si Ate Pe. Nagawa sila ng kende. Napunta kami sa Bulacan. Alam niyo po ba yung bahay namin noon? Meron lang siyang alulod doon sa gilid ng bahay. Alam niyo yung bahay na malaking ganyan. Malaki siya, bungalo, tapos may alulod lang dito. Yung pinag-aanuhan ng yero. Pag umuulan doon lang sa side, basta sa alulod lang po siyang ganyan, hindi siya bahay. So ang ginawa ng nanay ko noon, dahil wala kaming pambayad ng upa, tinagpi-tagpian niya yan ng karton, sako, basta namulot siya ng mga kahoy, hanggang naging bahay. Yun lang po yung bahay namin. At nanirahan kami siguro isang buwan doon sa auntie ko, doon sa Darang Los. At bagong panganak ang tita ko noon, at may anak din yung nanay ko. Tapos kami, siyempre nahihiya din siya na tumagal kami doon. Hindi rin namin kasundo yung tito namin doon, dahil nga siyempre nahihiya din siya. So humiwalay kami, yung bahay namin doon lang sa alulod. Ang bahay namin tagpi-tagpi. Tapos ang nanay noon nag-umpisa ng gumawa ng candy. Ay, una pala yun, tumira kami doon sa side ng father ko, yung uncle ko. Nagbalot-balot sila ng candy. Yung ate ko, talagang Ate Pe, hindi natutulog yan, nagbabalot ng candy. Hanggang kahit magkano lang ang kita namin, kikita lang kami siguro ng 10 piso. Yung ate ko, 10 piso, yung pambibili namin ng bigas at saka galunggong. Yun lang inulam namin. Hanggang sa natuto ang nanay ko na gumawa ng sarili ng kende. Hanggang doon nga, yun, tumira kami doon sa may alulod na bahay. Kasi yung may-ari ng bahay, mabait naman. Sige, Ate Soling, dyan lang po kayo sa side niyan. Kahit na gumawa kayo, anong gawin nyo dyan? Manirahan kayo, walang problema. So pinayagan kami hanggang sa nakagawa kami ng bahay. Yung bahay lang na matutulugan namin, sako,
tapal-tapal na mga pulot-pulot na mga kahoy, tsaka sako, yan, ginawa namin, yung bumili ng papag ang nanay ko, isa, yun, sama-sama kami natutulog, at gumagawa ng pastilla, si Ate Pe, gumagawa ng pusit, pastilla, hanggang every morning, magtitinda sila kung saan sila nakakaabot, at uuwi ang nanay nyo, may bigas na, may ulam na. Sa Ate Pe, ganun din, nagtitinda, sa edad niya na siguro 14-15, yan, ganyan ang edad ng Ate Pe noon. Hanggang sa, yun nga, nag-survive kami kahit na paano, hanggang sa nagkapuhunan siya. Tapos ang kuya noon, yun na nga, mag-a-abroad siya, nandoon siya sa Maliwalo kasama ng lolo ko, naisipan na mag-abroad. Kumuha ngayon ng pera ang kuya doon sa nanay ko, na fake naman. So, walang nangyari sa apply ng kuya na akala ng nanay ko na makakahango kami sa kahirapan, pero ang kuya noon na fake, hindi na natuloy siya. Si Kuya Noel, nagpapasto ng kalabaw. Si Ate Julie, nag-aalaga ng bata doon sa pinsan ko. Si Ate Daday, nakatira doon sa lolo ko, sa side ng mother ko. Kahit ano, nagluluto o nagpapasto ng itik. Tapos yun, magkakasama hanggang ganun ang buhay nila. Tapos pumunta na sa Subic ang nanay noon. Nagkaroon na kami ng puhunan. Ang kuya noon nagpakasal na. Nagkaroon na ng pamilya at sabi ng kuya, pumunta kayo dito at dito kayo manirahan, dito kayo gumawa. Hanggang pag-uwi namin doon sa Zambales, humiwalay din kami doon kay kuya. Siguro isang buwan lang kami doon sa bahay nila, hanggang nangupahan din ang sariling bahay yung nanay ko. Tapos magkakasama pa rin kami doon hanggang sa lumago yung puhunan niya at nagkaroon kami ng sariling, kumbaga maliit na pagawa ng candies. Yung mga suki ng nanay ko, yung mga taga-tinda, pagdating ng hapon, meron siyang binibigay yung mga nagtitinda niya, mga ingreso ng mga paninda niya. So, hanggang sa lumago ng lumago. Tapos, ang nanay noon maganda. Nagpaganda siya at marami ng ligaw. At ang tatay ko noon, nandoon sa kabit niya, doon sa stepmother ko, hindi niya na pinapansin. Hanggang sa balik-balikan niya lang ang nanay ko, pasyal-pasyal lang kami, kumustahan. Hanggang sa, kung minsan, yung tatay ko, pinapasyal ng nanay ko, hanggang siguro magkakaroon din sila ng bonding moment kahit na magkaiwalay sila as yung mga mag-asawa nga. Hindi natin maiwasan, hindi mamayroon pa rin silang pagtingin sa bawat isa. Pero wala na talagang ano, yung balikan. Uwi ang babalik, uwi ang tatay ko, babalik, uwi. Ganun po yung nangyayari. Hanggang sa nanay ko noon, nagkaroon ng relasyon at niligawan siya hanggang sa umibig siya, hanggang nagkaasawa na rin siya. At ang tatay noon galit na galit, bakit daw nag-asawa pa siya, bakit hindi niya na lang daw kami alagaan. So, bata pa na, noon ang nanay ko siguro, edad niya na 35, nililigawan siya noon. Hanggang sa nagkaroon siya ng pamilya, nagkaanak siya ng dalawa, yung Isakel at saka yung si Janjan. Hanggang sa, ang Ate Pe noon, magkakasama kami, ang nanay may sarili ng pamilya, yung ate ko noon may boyfriend, hanggang sa nagkaasawa na rin siya kasi nga wala na ang nanay ko, pinagbili niya doon sa boyfriend ni Ate Pe hanggang sa nagkaasawa na siya. So kami ang natira doon sa magkakapatid na yon kami, hanggang sa siyempre may pamilya na yung ate, hanggang na ang tatay noon sabi niya kukunin kami, hanggang kinuha kami ni tatay, yung si Moises, ako, at saka si Ate Julie. Kasi si Ate Julie nga, natapos na ng grade 6. Si Ate Julie, napakatalino po niyan. Valedictorian, mga honor yan. Si Ate Daday, ganun din. So, si Ate Daday naman, the time na yun, napunta siya doon sa ate ko at nag-alaga siya ng mga pamangking ko. Mula panganay hanggang bunso, sila Arne, sila Francis, sila Sharon, si Lala, si Lorraine. Ayan yung mga inalagaan niya hanggang sa natapos yung panganganak niya. At bumalik na dito sa tatay ko, kami na magkakasama at si Ate Julie din. Habang magkakasama kami, nagka-boyfriend si Ate Julie hanggang sa
Nagkaasawa na rin, nagkaroon na rin ng pamilya. At saka, so kami na lang mga natira. Dati daday, ako, Moises, so tatlo na lang kami hanggang tiningkop kami ng tatay ko at si ate daday. Pagkasama namin, pagka-graduate ng high school, pumunta na siya dito sa kasama namin kasi since na kabataan niya, hindi niya kami magkakasama. Para sabik siya na makasama kami mga magkakapatid kasi na nagkahiwa-hiwalay kami. Nung nagkaroon siya ng pagkakataon, natapos ang kanyang high school, nagkasama-sama kami pero hindi naman nagtagal din yun. Yung ate daday, nagtrabaho siya doon sa Olongapo at hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Basta nag-nervous siya kung ano yung pinakain sa kanya. Basta huwag na natin siyang pag-usapan yun. Basta yun. Hanggang sa nagkasakit siya. Nagkasakit ang ate ko daday noon. Nagka-nervous ang tatay noon. Doon siya na-permi sa amin. At doon kami inalagaan ng tatay ko na kumbaga bumawi siya. Dahil yung nanay ko, masarili ng pamilya kami, saan kami pupulutin kung wala kami mga magulang na mag-aalaga sa amin. So, nung kakasama kami ni Ate Daday, ako, si Moises, hanggang sa Ate Julie, nag-asawa na. So, nagkaroon na kami ng bonding ng papa ko. Hanggang inuwi kami sa Pampanga, year 1991 na yun. Ayun, nag-college, pagka-graduate ko ng high school. Yun, ang tatay noon nagka-problema, napagbintangan ng dahil away na magkakapatid. So, wag po na natin pag-usapan, napaka-personal po. Yun lang. Tapos, ang tatay noon bumalik na uli doon sa kanyang asawa dahil nga yung problema niya na napagbintangan siya na ngayon nga yung away na magkapatid, natakot siya na baka makulong siya. Nakulong na siya doon tapos nakalaya at ayaw niya nang palakihin pa yung issue at lumayo na siya. Hanggang ako, nagkaisip ako. Doon nag-umpisa na ang buhay ko na yan, pag-umpisan po natin. At natuto na akong humamon at lumaban sa buhay. Gumawa na akong paraan para mabuhay. Nag-aral ako, working student ako. Yung ate ko, yung ating daday, gumaling na yan. At si Moises, tatlo na kami magkakasama. So wala na yung tatay ko nandoon na sa stepmother niya at mother ko. Wala doon sa kasama niya, doon sa family niya, sa ano. So kami na lang natira doon. So doon na umpisa yung buhay ko, guys. Nagtitinda ako, gumagawa ako ng candies, kung ano-ano. Sa payat ko na ano na yun, natuto na akong mag-ano. Hindi ko naranasan na as a teenagers na makipaglaro sa mga bata. Talagang hirap noon na hindi ako nag-enjoy sa kabataan ko. Talagang napaka-responsable kong bata. At wala din silang masabi sa akin dahil nga pinag-aral ko sarili ko in my own. Yun nga, working student ako, yung araw, yung gabi, ginagawa kong araw, di ba? Naglalakad ako sa mainit na araw, may dala akong dalawang bayong, gumagawa ako ng candy, at tuwang-tuwa naman ako. At sa gabay naman ng ala, ayan, nakasurvive tayo sa ganyan na buhay. Lahat ng mga paninda ginagawa ko, tapos tuwang-tuwa naman ako at kapag makakatinda ako, yung mga ingreso ko tinatabi ko agad para pambayad ko ng matrikula. Pinagmamalaki pa rin naman din ako ng mga kapatid ko at yung tatay ko dahil nga yun nga yung ugali ko na hindi ako umasa sa mga kapatid ko dahil na, kahit na meron sila yung mga asawa nila naka-abroad, hindi ako humingi ng tulong sa kanila dahil alam ko may pamilya din sila, may mga anak din sila na pinag-aaral, pero hindi po ako humingi ng tulong sa kanila. Kumbaga, okay na sa akin yung support na pagsabihan nila na mag-aral ako mabuti. Hanggang yun nga, gumagawa ako ng candy, pupunta ako sa Zambales, nandun yung tatay ko sa Zambales, at nagbibiyahe ko every Friday. Pagdating ko ng andoon, Saturday, Sunday, nandun ako, nagtitinda kami ng tatay ko, at Sunday evening, babalik ako dito sa Pampanga, mag-aaral ako. Ganun lang po, hanggang sana natapos ako doon sa ganun na sitwasyon ko. At yung mga suki ko, tuwang-tuwa sa akin, sinasabi sa akin, napakabata mo pa, parang may asawa ka na, napaka-responsable mo. Kaya yung mga suki ko noon, talagang sinusuportahan din nila ako dahil alam, dahil sinasabi ko sa kanila yung mga magulang ko, hiwalay, walang nagpapaaral sa akin. Hanggang nalalaman nila na kapag pupunta ako doon sa tindahan, napaka-swerte ko, lahat ng mga paninda ko ilalagay, kukuhinin nila at
hindi po ako nahirapan na ganun na ano dahil sa siguro kagustuhan na rin ni Allah na gabayan niya ako na kasi talagang naging responsable ako sa sarili ko, hindi ako nagpabaya. Up to now, hanggang sa nakatapos ako, umiiyak ako sa Diyos na nagpapasalamat sa lahat ng mga gabay niya, lahat ng sakripisyo na nangyari sa buhay ko. Ayun, at ngayon natupad, nakapagtapos ako as a BS Ed Education. Yun nga, major in mathematics, di ba? Minor in English. Pero yun nga, hanggang sa hindi rin ako nagturo, nag-abroad ako, yung ate ko, daday, nakapag-abroad, yung ate Julie, nakapag-abroad, tinulungan nila ako, at nakapag-Taiwan ako. At yun nga, kahit napapaano doon sa abroad ko, binata pa ako, pinlano ko na makapagpatayo ng bahay dahil kami, since na bata ako, wala kami sariling bahay. So nagpatayo ako ng bahay, simple lang, hindi siya sementado, hindi siya naka-flooring, basta tatlong kwarto, may kusina, may banyo, basta simple lang, may bubong. Tapos nakabili ako ng motor ko. Tapos nag-umpisa na ako magplano dahil ayun, nag-asawa ako. At sabi ng tatay ko, bakit nag-asawa ka? Napaka bata mo pa. Bakit nagmamadali ka? Bakit hindi ka pa mag-abroad uli na mag-ano ka uli ng panibagong ano mo? Natapos mo na yung bahay mo, yung negosyo, mag-ipong ka pa uli. So, kasi nagkakaedad na rin tayo noon, edad ko noon is 25 ko hanggang sa naisipan ko na magkapamilya din. So, yung buhay ng asawa ko hindi rin naging success dahil hindi kami compatible na mag-asawa. Really. So, 5 years na kami nagkasama, nagkahiwalay kami. Tapos, yun nga, mag-asawa ako ngayon uli at hopefully, yun, in the future, sana gumanda ang buhay natin dahil nandito na ako ngayon. At yan, maligaya, kasama ko ang mahal ko. At ayan, nag-umpisa na naman na mangarap, mag-ipon, at in the future, na pag-uwi tayo. Yan ang buhay ko, guys. Naumpisahan ko na simulat una hanggang ngayon, ayan, maba na ang ating kwentuhan. At least kahit napapaano, may idea kayo sa buhay ng pobreng Kapampangan. Hindi ko na po i-detail lahat kasi ito, kasalukuyan, ito na po ang buhay ko. So, the other day, na pag-uusapan naman natin ang buhay-buhay natin ngayon bilang isang OFW. Ngayon, nakikita niyo naman lahat ng mga palabas ko. Yan po yung buhay ko. Yan po yung buhay ng pobre na nandito sa Kingdom Saudi Arabia. Yan, maraming maraming po salamat sa inyong panonood. At sana nasiyan po kayo sa buhay ko na ibinahagi sa inyo. Hindi man kayo interesado, sa mga interesado dyan na malaman ang buhay ng pobre, yan, ibinahagi ko lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng inspirasyon sa buhay. Kung yung mga kabataan dyan na nawawalan ng pag-asa dahil sa buhay natin ngayon, mga pamilya, di ba, nagkakahiwalay, mga magulang nila, hindi sila pinag-aaral. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kumilos kayo para sa buhay ninyo, gawin ninyo yung matuwid, gumawa kayo ng mabuti, magdasal kayo, at lahat ng mga pangarap ninyo, believe me, kung yung pangarap nyo ay diretso, at gumagawa kayo ng mabuti, makakamit nyo, basta magtiis lang kayo, magtyaga, at lahat ng pangarap natin matutupad. Ayan guys, maraming maraming po salamat uli, pobreng Kapampangan. Enjoy watching po.